mga batang mag-aaral? Ako si Ma'am Arlene, ang inyong gurong tagapagdaloy ng araling hindi dapat tinutulog-tulugan, sa halip ay binabalik-balikan. Ito ang Araling Panlipunan 5. Dahil sa AP, ang nakaraan ay may kabuluhan. Kung saan ang mga aralin ay AP na dali at AP na saya sa Mga Aralin ni Ma'am Arlene. Halina't samahan ninyo akong tuklasin ang iba't ibang bagay ang malalaman sa AP ay ating hanapin na pag-aralan ang ating kasaysayan. Sa AP ay ating aralin na. Yeah! Para sa pambungad na aralin ni Ma'am Arlene, tatawagin natin itong AP na Challenge! AP na Challenge number 1. Nasubukan mo na bang mawala ng kuryente ng matagal? Ay! Wala akong makita! Lights, please! AP na Challenge number 2. Nasubukan mo na bang magluto ng walang apoy at walang kahit anumang kagamitan? LPG! Kawali! Sandok! Mga gamit ko! Nasaan na kayo? At ang pinaka-challenging sa lahat ngayon ay ang AP na Challenge number 3. Kaya mo bang mabuhay ngayon nang walang internet? Marahil, ganito ang iyong magiging reaksyon. Sa panahon ngayon ng Generation Alpha na ipinanganak ng mulat sa computer o mas kilala sa tawag na digital natives, nakasanayan na nila ang mamuhay na may kasamang computer, cellphone, laptop, tablet, iPad at kung ano-ano pang mga gadgets. At take note ha, dapat may signal ng internet o nakakonek sa Wi-Fi. Kung ako siguro ang haharap sa mga AP na challenges na ito, hindi ko kakayanin dahil malaki ang naitutulong ng teknolohiya sa pamumuhay natin ngayon. Kaya nga iniisip ko ngayon kung paano namuhay ang mga sinaunang Pilipino ng mga walang ganitong kagamitan. Tulad ng sa atin ngayon. Paano nga kaya? Oops! Huwag kayong mag-alala mga bata. Dahil sa aralin ni Ma'am Arlene, mababalikan natin ang ating kasaysayan. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang masusuri natin ang mga naging paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahon ng pre-kolonyal o panahon kung saan hindi pa tayo nasasakop ng dayuhan. Siya nga pala, mga mag-aaral. Bago tayo dumako sa ating aralin, magbabalik-aral muna tayo mula sa ating tinalakay na paksa noong nakaraan. Dito sa portion na A, pinaalala. Handa ka na ba? Ganito ang gagawin ninyo. Tukuyin ninyo kung ano ang ipinahayag ng bawat pangungusap. Pumili ng sagot sa mga nakasulat sa blackboard. Una, ito ay teoryang nagpapaliwanag na galing sa Timog China at Taiwan ang mga ninuno natin. Sagot, Austronesiano. Ikalawa, ayon sa paliwanag na ito, ang unang tao sa Pilipinas ay sinamalakas at maganda. Sagot, Mitolohiya. Ikatlo, naging pangunahing basihan ng teoryang Austronesiano. Sagot, Wika. Wika ang naging batayan ng teoryang Austronesiano. Ikaapat, siya'y naniniwalang galing sa katimugan ng Pilipinas ang unang taong nanirahan sa bansa. Sagot, Wilhelm Solheim II. Ikalima, ang lumikha ng unang tao ayon sa banal na kasulatan ng mga Kristiyano at Muslim. Sagot, Diyos
o ala? Nakuha mo ba ang lahat ng mga tamang sagot? Perfect! Dahil dyan, bigyan natin ang ating mga sarili ng wow galing na palakpak! Wow! At heto na nga mga bata, aalamin na natin ngayon at susuriing mabuti kung paano nga kaya namuhay noon ang mga ninuno nating Pilipino nang walang modernong kagamitan ng gaya ng sa atin ngayon. Alamin na natin kay Tita Paz na hindi naniniwala sa past is past at hindi rin kayang mag-move on. Shhh! Secret lang natin yun, ha? Huwag niyo kong isumbong. Kung babalikan natin ang ating kasaysayan mga bata, ang ating bansa ay talagang mayaman na sa kultura bago pa man dumating ang mga mananakop. Napatunayan ito sa uri ng pamumuhay ng ating mga ninuno. Wait lang mga bata, itinatanong nyo rin ba sa inyong mga sarili kung ano nga ba ang naging pamumuhay ng mga tao sa Pilipinas noong pre-kolonyal? Nahati sa iba't ibang yugto ang panahong pre-kolonyal. Tinawag itong mga yugto ng kasaysayan bilang panahon ng bato na nahahati sa panahong Paleolitiko o Lumang Bato, panahong Neolitiko o Bagong Bato, at panahon ng Metal. Ibinatay ang katawagan ng panahong pre-kolonyal sa mga uri ng gamit na natuklasan ng mga tao. Noong panahon ng Paleolitiko o panahon ng Lumang Bato, natutunan ng mga sinaunang Pilipino ang paggamit ng mga kasangkapang yari sa bato. Sila ay nanirahan sa mga yungib at gumamit ng mga tinapyas na batong magaspang bilang kasangkapan ng mga tao noong panahon ng Paleolitiko o panahon ng Lumang Bato. Nabuhay sila sa pangangaso at pangangalap ng pagkain. Pinaniniwalaang sa panahong ito, nabuhay ang mga taong tabon. Isa pang patunay ng mga dalubhasa ay ang mga natagpuang buto ng malalaking hayop tulad ng baboy ramo at usa na nabuhay may 4,000 hanggang 8,000 taon nang nakalilipas sa Guri Cave na ngayon ay mas kilala sa tawag na Tabon Complex sa Palawan. At kung ihahambing ng mga antropologo ay higit na mahusay na mangaso ang mga sinaunang tao sa naturang yungib kaysa taong tabon. Nagsimulang paunlarin ng ating mga ninuno ang kanilang pamumuhay ayon sa kanilang pangangailangan at hamon sa kapaligiran noong panahong Neolitiko o panahon ng Bagong Bato. Dahil sa kakulangan ng pagkain sa kanilang paligid, nilisan ng mga sinaunang tao ang mga yungib at hinasa at pinakinis nila ang dating magaspang na mga kasangkapang bato. Nagsimula silang nanirahan sa tabi ng mga dagat at ilog. Nagsimula na silang magsaka at mag-alaga ng mga hayop. Gumamit sila ng irigasyon sa pagsasaka ng palay, taro, nipa at iba pa. Ang pagkakaroon ng tiyak na mapagkukunan ng pagkain ng mga sinaunang tao sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka ang dahilan ng pagiging sedentaryo o permanente ng kanilang paninirahan. Natuto rin gumawa ng mga banga at palayok ang mga sinaunang Pilipino sa panahong ito. Ginamit nila itong imbakan ng mga sobrang pagkain at sisidlan ng mga buto ng kanilang mga yumao. Dahil sa pag-usbong ng kanilang uri ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino, nagkaroon sila ng mga espesyalisasyon sa paggawa tulad ng pagsasaka, pangingisda at pangangaso, gayon din ang paghahabi, paggawa ng mga bangka at pagpapalayok. Sa pagdaan ng panahon ay natuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. Tinatawag ang panahong ito na panahon ng metal. Nahati ito sa dalawa,
ang maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Samantala, pinaniniwalaan ng mga antropologo na ang mga tanso ay buhat sa mga mangangalakal ng Timog Silangang Asya na nakipagkalakalan sa mga sinaunang Pilipino. Nahukay rin ang ilang palamuti tulad ng Lingling O at ilang yari sa jade. Noong maunlad na panahon ng metal, higit na napaghusay ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang mga kasangkapang metal. Patunay rito ang mga nahukay na talim ng sibat, kampit, gulok, kutsilyo at iba pang sandata sa Kalanay Masbate at Novaliches, Quezon City. Naganap sa panahon ng metal ang pagsisimula ng paghahabi sa pamamagitan ng backloom tulad ng ginagawa ng mga pangkat sa Bontok, Ifugao at ilang bahagi ng Mindanao. O mga mag-aaral, sana ay mas pahalagahan ninyo ang mga maliliit na bagay na mayroon kayo ngayon. Pero ang talagang nakamamangha sa ating nakaraan ay may kaalaman na tayo sa maraming bagay. Dahil ang huhusay ng ating mga ninuno na gumawa ng iba't ibang kagamitan mula sa mga bagay sa kanilang kapaligiran. Higit sa lahat, mayroon na tayong payak na paraan ng pamumuhay o kultura na nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino simula pa noong una. Gets nyo ba mga bata? Edi wow! Hep hep! Hindi pa dyan nagtatapos mga bata dahil may idaragdag pang aralin si Ma'am Arlene. Salamat po Tita Paz sa inyong pagbabahagi ng kaalaman sa amin. Grabe, ang dami nating nadiskubre sa nakaraan ano? Punong-puno talaga ng mga kabuluhang kaalaman ng ating nakaraan. Kaya't huwag nyo itong kalilimutan ha. Siya nga pala mga bata, noong panahon ng ating mga ninuno ay nagsimula na ring umunlad ang kanilang pamumuhay. Alam nyo ba na nagkaroon ng antas o nahati ang mga mamamayan sa iba't ibang pangkat na may iba't ibang katangian, tungkulin, ginagampanan at pribilehiyong tinatamasa sa pamayan ng kinabibilangan? Antas sa lipunan. Nahati sa tatlo ang lipunan natin noon. Una'y Maginoo, sa Tagalog ito ang tawag doon. Dato naman sa Bisaya, pinakamataas na uri roon. Kapwa sila mataas na uri ng mga tao noon. Pangalawang antas ay mga Maharlika. Sila'y tagapagtanggol, baganing mandirigma. Nagpapanatili ng kapayapaan, tumutulong sila. Sa pagbabayad ng buwis ay di sila kasama. Kapantay ng Maharlika ang mga Timawa, o mas kilala bilang taong malaya. Sa barangay ay pinakamarami sila. Pribilehiyo at karapatan binibigay sa kanila. Pinakamababang uri ng tao sa lipunan. Mga alipin sa Tagalog o ripon sa Bisaya man. Tagapaglingkod ng datu o di kaya'y utusan. Pinakamarami silang ginagampanan. Sa Tagalog, dalawa ang uri ng alipin. Alipin namamahay at alipin sa gigilid. Namamahay ay may tirahan at may karapatan, di tulad ng sa gigilid na pinagkaitan. Sila ay karaniwang pambayad sa utang, sa mga krimen o pagkatalo sa labanan. Naninilbihan sa datu, umaraw man o umulan. Pagbabayad din ng buwis ay ginagampanan. Antas sa lipunan, noon man o ngayon, tila di nawala ang diskriminasyon. Masakit man isipin kung magkagayon, pantay naman tayo sa paningin ng Panginoon. Antas sa lipunan. Alam nyo ba na ang ating mga ninuno ay mayroon na ring batas noon na sinusunod? Sa isang pamayanan o barangay, ang datu ang gumagawa at nagpapatupad ng mga batas. Katulong niya ang mga Maginoo. May dalawang uri ng batas na umiiral sa barangay.
ang batas na nakasulat at hindi nakasulat. Saklaw ng batas na nakasulat ang usapin tungkol sa diborsyo, krimen, pagkakaroon ng ari-arian, at iba pa. Ibig sabihin, noon pala ay pinapayagan o legal sa ating mga ninuno ang diborsyo. Ito ay pinatunayan din ni Padre Pedro Chirino na isang misyonero at manunulat na Espanyol sa kanyang aklat na Relacion de las Islas Filipinas at nanirahan ng halos 10 taon sa bansa. Natatamasan ng mga kababaihan ang pantay na karapatan sa mga kalalakihan. Ipinapaalam sa buong pamayanan ang mga batas na ito sa isang pagtitipon sa pamamagitan ng umalohokan o tagapagbalita. Nandito na tayo ngayon sa ating Kaya Mo To! Alam kong kayang-kaya nyo to, kids. Kaya tayo nang magsimula. Thumbs up ang isasagot natin kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wastong kaisipan at thumbs down naman kung hindi. Unang bilang, ang mga kababaihan noon ay may mga karapatan sa lipunan. Thumbs up o thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs up. Ikalawa, ang panahong Neolitiko ay tinatawag din na panahon ng bagong bato. Thumbs up o thumbs down? Ang sagot ay thumbs up. Ikatlo, naging maganda ang buhay ng mga alipin dahil sila ang pinakamataas na uri ng tao sa lipunan noon. Thumbs up o thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs down. Ang alipin ang pinakamababang antas ng tao sa lipunan noong unang panahon. Ika-apat, napayaman ang kulturang Pilipino dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. Thumbs up o thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs up. Ikalima, nagkaroon ng espesyalisasyon sa paggawa noon dahil sa pag-usbong ng kanilang uri ng pamumuhay. Thumbs up o thumbs down? Ang sagot ay thumbs up.
Nakuha nyo ba ang tamang sagot, mga bata? Perfect! Bigyan ang mga sarili ng Angel Clap. Tayahin natin ang inyong nalalaman. Suriin at piliin sa ibaba ang tamang paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahon ng pre-kolonyal. Tukuyin kung anong panahon ang inilalarawan sa bawat bilang, kung ito ba ay panahon ng Paleolitiko, Neolitiko o Metal. Isulat ang wastong sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang, nanirahan ang mga tao sa mga yungib. Ang sagot ay Paleolitiko. Ikalawa, gumamit ng irigasyon. Ang sagot ay Neolitiko. Ikatlo, gumawa ng mga sibat, palaso at kutsilyo gamit ang tanso. Ang tamang sagot ay Metal. Ikaapat, hinasa at pinakinis nila ang dati ay magaspang na mga kasangkapang bato. Sagot, Neolitiko. Ikalima, nabuhay sa pangangalap ng pagkain. Ang sagot, Paleolitiko. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Dahil dyan, bigyan ng sarili ng Eddie Wow Clap! Eddie Wow! Nakakatuwa naman ang gagaling ninyo! Para sa karagdagang gawain, sagutin ang tanong na ito. Punan ng wastong sagot ang mga sumusunod na patlang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Unang bilang, ang patlang ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghiwa sa bisig gamit ang punyal at pagpapatulo ng dugo sa kopang may alak. Ikalawa, ang patlang ay mga kababaihang nagsisilbing mga espiritual na pinuno sa sinaunang pamayan ng Pilipino. Ikatlong bilang, ang patlang ay mga lumayang tao mula sa pagkakaalipin. Ikaapat na bilang, nadiskubre ang pagtatanim ng mga halaman noong panahon ng patlang na naging dahilan ng pagtira ng mga ninuno sa isang komunidad. At ang panlima, ang aliping patlang ay may sariling bahay at naninilbihan lang sa datu kung may okasyon. Sa susunod nating pagkikita, tatalakayin naman natin ang pang-ekonomiko at pamumuhay ng mga Pilipino sa panahong pre-kolonyal. Kaabang-abang na naman kung sino ang ating invited guest dito. Naway marami kayong napulot na kaalaman at impormasyon sa kasaysayan ng ating bansa. Muli, samahan ninyo ako sa susunod na yugto ng Araling Panlipunan 5, kung saan ang mga aralin ay A. Pinadali at A. Pinasaya. Dito lang sa Mga Aralin ni Ma'am Arlene. Ang araling hindi dapat tinutulog-tulugan, sa halip ay binabalik-balikan. Dahil ang nakaraan ay may kabuluhan. Magbabalik agad ang DepEd TV. Handang isip, handa bukas!